Good morning guys. For today's video, isi-share ko sa inyo kung paano gamutin ang bulutong. Yan. Ito yung... Morning guys. For today's video, isi-share ko sa inyo kung paano gamutin ang bulutong. Yan. Ito yung mga nag-rumble yung last video. Akala ko okay na pero may ganito talaga. Yan. Yan mangyayari pag nag-rumble yung mga sisiyo nyo. Nagkakabulutong. Hindi dahil sa lamok kundi doon sa mga tuka-tuka nila. Tapos dito pa. Yan po. Ito ka din. Halos di na maano yung mata. Di na buka. Kagagawin natin. So first day lang. Since hindi pa naman masyadong matuyo yung yung fall packs. Yung bulutong. Dapat matuyo muna bago natin gamutin yung talaga ginagawa ko ngayon. Para madaling matuyo. Tapos hindi magkaroon ng secondary infection. Kasi yung secondary infection yun yung makapapatay talaga sa sisiyo. Gagawin natin, ganito lang. Maglaga ka lang ng dahon ng bayabas, tapos lagyan mo ng asin. Dahon ng bayabas kasi malakas yung yung antibacterial substance ng bayabas. At saka lagyan din natin yung asin kasi ganoon din may antibacterial substance yung asin. Dapat malamig na yung pinakaluan na bayabas mo bago mo lagyan ng asin kasi para hindi mawala yung bisa ng bayabas. Yung bayabas, yun yung magpapagaling dito sa may. Yan. Yung mga sugat-sugat nila. Kahit sa tao, pag nilagyan natin ng dahon ng bayabas yung sugat, matutuyo rin yan pagdating ng panahon. Tapos yung sa asin, yun sa kuraisa. Kasi kung titingnan nyo, may kuraisa na po yan. Basta may bulutong na sa mata. Kasi tinatuka nila at tas kinakamot ng paa nila. Madali lang to. Kuha ka lang ng ganito, bulak, cotton. Tapos, sausaw mo doon sa pinagalo mong bayabas at sin. Ito lang. No animals were harmed for educational purposes only. Shout out na rin kay Sir J. Ortiga na laging nagko-comment, no? Gustong-gusto ko yung mga nagko-comment sa mga content kasi inaganahan ako mag-reply. Alam kong may nanonood talaga. Kahit kukunti, at least meron. Yan. Ito na po yung sign na may kuraisa sa iya. Ito yung sign, no? Ano? Kukunin muna natin. Sa sisiyo, kailangan talaga may ganito, may pagano ng mata kasi medyo sensitive pa yung ng mata ng sisiyo. Tapos pag may bulak, medyo medyo malinis yung procedure natin. Hindi lang kamay ng kamay. Kailangan basa-basahin din natin kay para unti-unti yung pagkuha, hindi yung biglaan. Kasi masakit pag biglaan. Alam nyo na yan. Alright. Yan. May kaunting muta na sa loob. Yan, nakuha natin. Ito. Yan. Nakuha natin yung sagabal sa mata.
sa kabila na naman. Bali, tatlo to sila. Ito lang yung medyo maano talaga, medyo malala. Kaya ito lang bibidyohan natin ngayon para hindi masyadong mataas yung video natin. Pero ano natin to, i-update natin everyday. Kung hindi sa short video na lang, para every other day na lang. Today is February 8, bukas yung flight ng asawa ko. Good luck sa asawa ko at saka God bless. Sana mabait yung hamon mo. Kahit medyo malungkot tayo, pero at least ganyan talaga, may sacrifice. Huwag niyong kinukuha yung mga hindi pa masyadong tuyo na power packs, kasi babalik din yan. Kuha tayo ng bago para malinis. Kasi ang power packs, wala yung gamot. Sa totoo lang, walang gamot. Ang ginagawa natin ngayon is para lang makuha yung itchiness, yung pangangati. Tapos yung painom natin ng vitamins at masarap na pagkain. Para sang ganon yung immune system nila tataas at kusang magbibigay ng antibodies para sa bulutong. Kasi ganito, pag may bulutong, hindi na yan magaganang kumain. Kasi dyan papasok yung secondary infection. Yung coxy, yung coryza, yun ang papatay sa manok mo pag may bulutong, kasi hina yung immune system. Yan lang sa ngayon, ganyan lang muna sa ngayon. Salihin natin itong sa likod. Kusang ano yan, tutuyo. Pag natuyo na yan, nakikita ko sa inyo pa yung gamutin yung natuyo na power packs. Ngayon, ganito lang muna. Tapos, ito sa syringe, painom natin ng kunti. Pero yung ano, hindi talaga painom, parang diklag na din. Dito natin yung ano sa ilong. Bali, dalawa lang, isa-isa sa ilong, isa sa kabilang ilong naman. Today is January 8. Bukas update natin or sa ibang araw. Wing ba number? Para talaga maano natin kung totoo ba. 19789. Ito na, tapos na. Tapos na, pahiran nyo lang ng bulak ulit para medyo tuyo. At saka lagyan nyo ng petroleum jelly yung mata kung saan nyo yung may medyo may sugat para hindi talaga makati. Twice a day, every night and morning, para kasi yung sa morning medyo maano yung mata nila, nakadikit, hindi makakita, kaya hindi makakain. Pag hindi makakain, syempre mamamatay. Nagawa natin every morning, tas every night, para naman yung gamot, since natutulog sila, ma-absorb talaga nila. Tapos mamaya, 10 a.m, painumin ko ito ng Primoxyl powder para doon sa coryza. Saka baka makahalak din. Mahirap na kasi medyo ano to na sakit, madaling kumalat. Since nakahiwalay naman, pero para ano lang, prevention lang. Siya na, we're done. Open tomorrow, okay na to for the other day.
Yan lang muna ngayon. Bye.